Yun mga kasubis, yung ibon natin, pangkasal ang kulay. Oh. Pero ang magulang, itim. Na video na po natin dati to. Ito po si Inbreed, Super Lolo, 6x Tacloban, 1 Abuyog winner. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo yun mga kasubis, bali meron po tayong bagong balik. Last out po natin nilaro. Siguro po ito ay nakawala po doon sa nakahuli o nakabihag o anuman. Eh maraming salamat mumunting kaibigan, umuwi ka. Pero hindi kita pwedeng dalhin sa breeder's dock. Kasi nga lagi po natin sinasabi, kailangan muna po nilang patunayan yung kanilang tawag dito. Sarili na hindi porke anak po siya ng dalawang overall winner ko po eh. Kailangan na po kaagad mapapunta sa breeder's lock. Kailangan po, ang gagawin niya muna po, ilaro po natin uli. Kasi kailangan niya pong patunayan sarili niya na minsan siya nagkamali, minsan siya nawala during race. Eh ngayon pagkakataon, pagbigyan naman natin sa North, eh wala namang mawawala sa atin kung pagbibigyan natin siya. At siyempre, pag pinagbigyan natin siya, malay nyo, may hatid na karangalan na kabatch na ito, kabatch na ito. Last year natin mga finish up itong dalonte. Eh wala rin sila ng hatid na karangalan. Ito kapatid ng basket champion. Siyempre, hindi porke kapatid ng basket champion eh gagawin na natin breeder doon. Dahil meron na naman tayo mga kapatid ng basket doon eh. Saka yung mga overall natin winner ng kapatid ng basket champion. Eh gagawin natin dito, patunayan muna nila uli yung sarili nila. Importante po kasi sa atin yung sala, yung nasa loop natin para pag anytime na mag-breed tayo, hindi na po tayo, uy, alin ba yung pwedeng gamitin. Dahil alam mo na may nilipad, alam mo na may resulta, at alam mo na yung mga family of, yung history ng pamilya nila, yung family of consistency nila na naipapasa yung good genes to good genes. Ito, hindi naman porke kapatid ni Basco champion, tingnan nyo. Kabilang mata niya, magkaiba ng kulay. Tapos, para si Daddy Basco, may eksinto ka. Ayan, semi-pigeon na lang dati ka. Pero okay lang yan. Yung kabila, pipikit-pikit. Katatapos lang natin magbigay ng pawis ng langgam. Makikita nyo mamaya ito, yung buong kabuuan ng ating video. Ito na po yung North Team natin. Ayan, nagmimerienda po sila. Naway, sana itong binigay nating bagong tuklas o bagong subok na gamot. Uy, damo, dumumi, basa. Bakit po ba basa? Ako, opinion po ni Bayet, pag nagbibigay po tayo ng gamot o nagbibigay po tayo ng tawag dyan, supplement o anuman na ano, kadalasan basa po yung dudumi niyan. Kasi nga po, pwede po to anti-adeno to, inilalabas po nila yung masama na sa kanilang chan. After this, nung pagbabasa ng tumi nila, siguro nandun na sa pagbuti. Ngayon may tatanong din po ako, bakit po tayo sa ating sarili, tayo mga tao, pag nagtatae, sabi ni doktor, sabi ni ganito, huwag na natin inuman daw ng gamot. Ilabas na lang daw po natin. I mean, kayo po ba pagka nagtatae, pera pagpupunta ng opisina, iinom pa po kayo ng gamot? Ako po hindi na po, tubig na lang at kakain. Para yung madumi sa akin dyan, mailabas ko lahat. Kasi meron pong gamot, yung wag na po tayo magbanggit ang pangalan, nakokontrol, hindi ka nga po magdudumi, pero nasa loob lang yung chanming dumi. Ito po, opinion lang po ni Bayet. Napapagkwentuhan lang natin, tama po ba yung gano'n na sistema natin sa katawan, tayo mga tao, hindi tayo nainom ng gamot, kundi yung, ayan, Gatorade, saging, o tawag dito, basta may plasing natin, may ilabas natin sa katawan, wala nang gamutan, kundi wag lang tayo ma-dehydrate, kailangan lang natin ng tubig. Sa kanila naman po, electrolytes ang kailangan nila, saka tubig. Mamaya po natin ituloy. Doon po sa mga nagpapa-shoutout, pasensya, ang tagal na po akong hindi nagla-live. Ang tagal na rin po tayo hindi, basta hindi nagsa-shoutout. Ang hirap kasi nung walang kasama o walang humahawak ng camera. Siyempre, kung may humahawak ng camera, mababasa ko po yung messages yung habang nagla-live ako o ano. Susunod po, hahanap na lang po tayo ng kasama sa video. Sige po. What's up mga kasubis? Yun mga kasubis, yung ibon natin, pangkasal ang kulay. Pero ang magulang, itim.
Na video na po natin dati to. Ito po si Inbreed Super Lolo, 6x Tacloban, 1 Abuyog winner. Nakakuras sa 6x sa pari. Kapatid niya rin yung solo Tacloban, 2x Tacloban. Then ito anak mismo ni 8 overall cross Jelly Dilemma. Ngayon po, para may matutunan po tayo, meron po tayo ditong egg. Yung egg po, papansin ninyo, madumi. Kanyan po. Ang gagawin po natin, kasi pagka hindi nyo po tinanggal to, pag bagong itlog lang po, nadumihan, lalo na yung minsan yung naiiputan o naanuhan ng dumi, naglalagkit po siya, pwedeng magkaroon po siya ng problema sa loob. Na-absorb po yung pag may butas sa maliit, o na-absorb po ng itlog yung dumi, namamatay po yung similya. Sa ngayon, bago pa lang po, yung babad po natin dyan, pagka medyo malambot na po, para mas madali, kasi kukutkutin natin ang kuko yan eh. Pero ngayon, hindi na po natin kinukutkot. Inaano lang po natin sa pinong buhangin. Ito pong pinong buhangin eh, lagi tayo meron dyan. Gawa nga po nung mga nagpapaitlog tayo, buhangin ang gamit natin. Yan, so matutal, malilinis agad. Kasi dati ang ginagawa ko, minamano-mano ko talaga ng pagkutkot, matagal. Ayun pala, ang technique lang po, yun, yung buhangin. Ngayon po, maghahanap naman po tayo dito ng ating pantutulong sa isang bata na inilapit sa atin na may sakit at yung isang magulang na ka-opera na nagkulang po yata sila sa hospital bills, kahit paano siguro gawa ng ibon, magagawa natin ng paraan yan. At sa tulong nyo rin po. Unang-una, dasal po ni Bait yung agarang o agarang pagbuti ng kalagayan nila. At sana po mas umukay na po sila ngayon. Teka mo, ito na po, check natin kung malambot na. Kanina meron tayong binidyo sa, kita niya po, kaganyan kukutkutin niyo pa eh. Pero pagka nilagay niyo po sa buhangin yan, lang po natin, ilulubog lang po natin, din hawakan niyo. Mamaya lang, wala na kagad. Subukan po natin dito, kukuha po ulit akong buhangin ha. Ayan. Dilublob ko lang po sa buhangin, ganyan lang po. Pag ganyan ko po yan, ugasan na lang natin, lulubog na lang po natin doon, malinis na yan makagad. Hindi na po yung kutkut na, kahit ganyan ko lang po. Subukan natin kung totoo po ha. Ito po yung tubig, ilubog po natin. Then tignan po natin kung malinis agad. Ayan po, saglit lang po. Ito lang po yung natira, ayan, wala no. Ang bilis po, hindi katulad po nung dati kong proseso, yung itlog po na ng ibon natin, kinukutkut pa bago matanggal, tagal. May pagkakataong madisgrasa, mabutas pa, siyempre matagal yung kinukutkut, lumalampot yung egg. Ito po, hanap muna po tayo ng pantulong ha. Hindi naman po pwede ito dahil sinuksok natin panlaban ito eh. Pakikuha na lang pala to next week, pwede na to kay Ramil Kasing, yun, taga Bulacan. Nilambing po natin siya, gawa nga po ng linggo-linggo, may report po siya sa atin na nakakuha po siya ng ibon, kada magde-derby po, rini-report niya, at natutuwa ako, maganda po yung kinalalabasan. Ito naman po si Stitsakang, may anak na naman, may itlog na naman. Tatanggalin ko na muna po ito. Sandali, i-re-record ko muna po. Saglit po. Sa mga showbiz! Ano tayo? Ito, biro mo. May anak na si Lolo Flying Machine at nangitlog na naman. Ang pares niya, si Takmak 14, Tak 41. Bali yan, anong tawag ito? Si Miss Petit. Ito naman, 2007 pa ito si Lolo. Tatanggalin na natin yung young bird dito. Gagawin natin dito. I-stack na lang natin ito. Dahil kamukha ni mami niya, kamukha ng Takmak 14, Tak 41. Ano nga po ba yung Takmak 14, Tak 41? Nung nakaram po, meron pong nag-first overall champion, dalawang club po. Sa Pangasinan po, Kalbayog to Pangasinan, complete clacking, inbreed Takmak 14, Tak 41. Kaya binigay po natin yan, best to best po yan, flying machine, may speed. Ang problema ko lang po talaga sa mga lahi ng flying machine ko, sa Karak 52 lumaki. Sadyang malaki na nung binigay sa atin ni Parin Jimmy. Pero nito, ibinabangga natin sa mas maliit para medyo gumanda-ganda naman. Iwas po tayo sa malalaki. Pero okay lang yun. Wala naman sa laki o liit yan. Yung history. Tamo to, nangahabol. Katulad po nito, anak po ni Stitch Sakang to. Cross to sa tatlong mag-aama, sabay-sabay nanalo. Then yung kabila namang kapatid po ni ano yan. Kapatid po yan ni, tawag dito, nung walong linggo na nanalo. Ang lahi po niya, 6x Barcelona. Si 6x Barcelona po natin, naglabas po ng 2015 fifth overall Vasco Batanes champion or winner.
Then si Cross naman to kay 8 overall. Si 6 times Barcelona, Cross kay 8 overall. Eh, bali si 8 overall eh, naglabas ng 2016 Basko Batanes champion. Then marami pong nilabas yung kahit na Basko kila, ang tawag dito. Diyan sa inaanak ni Ariel Tolome Sikat, naglabas din ng Basko yun. Yung binigay natin. Tapos naglabas din ng Basko Batanes. MacArthur Finisher at Kalbayo champion. Ito po yung kapatid po nito kasi anak po yan ng kapatid nung kay Basko Batanes. Then ito naman po, dalawang Basko po yung nandun, di ba po? Tapos Philippines po, nag-anak po ng ano, bali tatlo na. Yung Philippines po, anak niya po si Tatay Basko na naglabas ng tatlong taon na laging nilalaban, multiple winner overall at Basko Batanes clacker din. Ito naman si Stitch Sakang. Yung nanay nito, si Stitch Sakang bali, naglabas naman po siya ng si Lola Stitch MacArthur 2005. Yung anak nung bali kapatid ni Stitch Sakang, eh naglabas po ng ano yun, ng 4th overall Basko Batanes winner. Then, nakakuros po ito kay tatlong mag-aama. Si tatlong mag-aama naman po yung anak ni Kambal ni Bulak. Eh, yung anak ni Kambal ni Bulak, multiple overall winner din po nilalabas ng taon-taon. At may mga complete clacking, Tacloban to Manila. At saka, tawag doon, may Bataan pa po tayo. Sabi ko nga, pinagsama-sama natin puro Basko. Then, susubukan natin. Meron tayong mga palipad na apat na ito. Then, eto, titignan ko kung palaban ko pa rin ito. Alam ko, panlaban pa rin to. BBCM, MMFC. Kanyo, late na, ano po? Ano nung petsa na ngayon, pero may MMFC pa ako at may BBCM pa. Susubukan po natin yan kung kaya din nila ipasa. Kasi hindi naman porke maganda na yung history. Pero, ano kailangan po? Humiyang pa rin po tayo sa pairing. At pangalawa, humiyang pa rin po tayo huwag aabutin ang sakit sa ating lock. Then, pangatlo, siyempre, buenas na rin sa dulo. Wala namang magaling dyan eh. Ang importante, lahat meron ng materyales. Kayo po, tulad nyo. Nasa inyo na rin po yung mga materyales magaganda. Ang problema na lang po, kung paano pakikilusin. Ibig sabihin, yung handling, yung management. Ganun lang po. Tapos, siyempre, papasok na dyan yung buenasan. At siyempre, sabi ko nga po, gumawa tayo ng kaputihan sa kapwa, di mas kakampihan po tayo lang nasa taas. Ayan po, mga wala pang itlog. Kasi mga bagong kasa na po yung iba dyan. Yung matatanda, kung papansin ninyo, nilagay na po natin dito. At tulad po nito, bigay po sa atin ni Bro Manny ko to. Ang tanda na, ano po. Ayan, kapatid ng 450k winner niya ng ano, 2k winner niya ng ano yan. Ng PHC. Ewan ko anong year ito. Basta matanda na to. Siguro mga 10 years na may gito. 2013 pa yata to eh. Ano na ngayon? Pero magbibigay pa yan. Nakaraan nagbibigay naman, hindi pa naman nababasyo yun. Mamaya, balik tayo dun para makakita naman, maghanap naman tayong para dun sa panlambing naman. Sige po,